kapatid, kung merong kakasa, kahit sino mga kapatid, patunayan nila na ang kanilang iglesia may apostolic succession, makakonect sila kay San Pedro at sa mga apostol. Magandang hapon po. Quick live lang tayo. Mga kapatid, kumusta na po kayo? Apat na araw na po for our updating of the Ministry of Exorcism and Spiritual Liberation po. Ang ating pong speaker si Monsignor Rossetti po. At hanggang ngayon, wala pang kumakagat. Babasahin natin yung mga komento sa ating pinopost, mga kapatid, na ako po ay handang lipat sa ibang sekta as long as they can prove the apostolicity of their church. No? So may reels tayo at babasahin natin at enjoy po ako sa mga comment ng ating mga kapatid, no? May 54,000 views po tayo ngayon and then 1,000 comments, so basahin din natin. Lilipat ako sa inyong sekta, sa inyong iglesia, sa isang kondisyon po, no? So sabi ni Jun Darunday, pagsunod o paggipangita sa Ginoo dili succession. Dito siya nagkamali, mga kapatid. Pinaka-importante po yung succession. Bakit hindi importante sa inyo? Dahil hindi kayo tunay na iglesia eh. Paano natin, nandito yan sa 15? 10-15 ba sa... Romans chapter 10 verses 15. And how shall they preach except they be sent? Kailangan ipadala eh. Even as it is written, how beautiful are the feet of them that bring glad tidings of good things. Sabi dito, but they do not all hear to be glad tidings, for Isaiah, Lord, who hath believed our report. So belief cometh of hearing, and hearing by the word of Christ. But I say, did they not hear? Yeah, verily. Their sound went out into all the earth, and their words unto the ends of the world. But I say, did Israel not know? First Moses said, I will provoke you to jealousy with what? With that which is no nation, with a nation void of understanding, will I anger you. So anong sabi dito? Whom then shall they call on him, in whom they had not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? Paano ba nila preach sila kung hindi sila pinadala? Konektado talaga. Pinakimportante, kapatid na Jude Darunday, kung succession pa'y basihan, wala na'y change ang mga gentle. Sigad ha, labaw sa tanan, pamatud inaamoy kalabtanan sa mga apostol, biblically and spiritually. Kaya nga, patunayan natin, patunayan nyo, yung mga iglesia ni Kristo, hindi na nagkahamon sa atin. Wala na. No? Bakit ba bigla na kayong silent ngayon? No? Importante, Brother John, ang apostolicity sa simbahan. Yan ang patunay na kayo ay pinadala ng Diyos. Dahil ang mga apostol pinadala, being sent. Sinong nagpadala sa inyo? Kung wala kayong koneksyon sa pinadala ni Kristo. Importante. Kung hindi sa inyo importante ang apostolic succession, therefore, patunay yan
na ang inyong iglesia ay walang apostolicity. So therefore, pike. Okay, pasensya na po ha. Siguro sa Brother John ang tunay, pero ang kanilang iglesia ang pike. Okay? Ang daming nagkukomento, mga kapatid. Nga naman, maudin na ibasihan sa Ginoo sa pagluwas sa tao, ang apostolic exhortation, buhat, buhat ang criteria. Inyo-inyo rin na. So therefore, so hindi sila maka, ano eh. Ito ang pinakamatibay na tunay ang iglesia katolika dahil sa apostolic succession from Peter until this very time, 266 popes na, 266 na ang ating mahal na Santo Papa, meron tayong proof na merong apostolic connection. Now, hello, Father Darwin. Watching from Aliusa, North Cotabato, Analiza Capirayan, Kaunan. So, maraming salamat sa mga nagpadala ng mga stars, no? Maraming salamat po. At meron din mga greetings sa birthday. Si Maria Apple Apali. Hello, Father. Good morning. And have a wonderful day. I'm Ping. Salamat po. No? Good evening, Father. Kanang tagalain sikta, didi dyan na sila kasabot. Kasabot man, pero di lang mudawat. No? Gusto nila ila tinuuan ilhon. Tinuod nga fake. Tinukod sa tao, mga bakak, kitid sa inyong mga membro, taga Isde Akin sa Dailabao, ang Ginoong Jesucristo o si Ellen G. White, ang RCC tinukod sa ato Ginoong Jesucristo, 33rd AD. Yan mga kapatid, yan ang tunay. No? Pero, hindi nila yan tinatanggap, mga kapatid. Challenges on, mga pastors, wala pang tumatanggap ha. Oh, meron ding tumatanggap si Pastor Rian Fentes. No, binago niya yung topic natin. Pero hindi tinanggap yung apostolicity. Gumagawa siya ng ibang topic. Father, naa si Father. Oh, Pastor Rian Fentes daw mo kasa. No, tingnan mo. Akong pamatud-an, Padre Darwin. Akong specific si Kristo o ang mga apostol baptist sila. Sila mga spiritual ancestors. Dili na sa Bohol. Online pwede ra. Pwede ra sa face-to-face sa Cebu, ganahan na kung ikaw makadialog kay formal. So, hindi siya kumakasa sa topic. Ang topic na gusto ko is apostolic succession sa Baptist ng unang binigyan ng authority ni Kristo si Pedro. Matthew chapter 16, verse 18. So, i-connect nyo yung sarili nyo kay Pedro. E si Pedro lang ang nakatanggap ng susi. Binago. Tumanggap pero gumagawa ng iba. Pangalawa, hindi naman harap na tayo ng iba. Dahil si Pastor Rian ginagamit ng negosyo yung debate. Pati ako sinusulisitan during debate nila ni ano? Hindi nga kami kasama eh. Pero bakit ba ako sinusulisitan niya? So yung debate ay ginawa niya ng ano, milking cow, no? So, hindi maganda yon, Pastor Rian. Magsusilisit ka dahil sa, meron kang debate. Kaya nga, lagi siyang haharap ng debate. Kaya ako nga ay sinusulisitan niya. Dahil hindi kami kasama. No? Kung ako ay hindi kasama niya, bakit ako sinusulisitan niya? Dahil ginagawa niya yung debate niya para makapera siya. No? Hindi maganda yan. Nakita sa media, si Pastor Rian Fentes, ingon siya, dili daw tinuod price to deliverance. No. Sana mag-interview siya. Wala naman siyang ina-interview eh. Yung mga biktima dapat interviewin niya. Hindi, bawal judgmental, Pastor Rian. So, hindi mo nga natapos ang isang session eh, sa isang process. Sabi niya, kailangan na ang tatlo yung ma-observe ko. Hindi pa natapos, bago pa lang nagsimula, lumabas na siya. Tignan mo. I'm sure wala Jude mo ang exam and Father D. Wala, hanggang ngayon. No? Hanggang ngayon, maghihintay ako hanggang bukas, mga kapatid, kung merong kakasa, kahit sino, mga kapatid, patunayan nila na ang kanilang iglesia may apostolic succession, makakonect sila kay San Pedro at sa mga apostol. Tingnan natin ngayon. Tumatanggap si Pastor Rian pero binago ang topic. Tumatanggap pero hindi maka
face to face sa topic natin. Maurag yapon fata, dilig yapon mo balhin kay maayo na kaayo kag kita diha sa Katoliko, ginigisyo o kalag, pride naman lang good ng imodre. Bisan wala jud mo dungga anang inyong pagsangpit sa Ginoo kay sa mga bato man mo mubasi si Rico Ponduyo Gino. Hindi din ko makasana. Nagkomento lang. Unya sa Bible na saad bawal man ang pumupunta sa ribulto. Yung topic natin is apostolicity. Hindi about sa sacred image. So, walang kakasayan, Father. Wala. So, babasahin ko, no? Kuyaw manultining paria. Murag si kinsang brighta. Murag si kinsa makaadto naglangit. Oh, tingnan nyo, hindi to matanggap. Nagkukomento lang. No? So, si Vini Ragora Hadol. No? Tanggapin nyo yung ano natin. Tupiko. No? Pero hindi ko makasama, kapatid. Ayay, kay Sao na ni White Tinudan ay Father Richard Amba. Si Rita Vihante. Kana, Jude Father. Aron makita ang mga sulpot kung magkapasar ba. Tingnan natin mga kapatid. No? Si Wap Ethereal, ang connected sa mga apostol, dili corrupted nga iglesia. Pinaka-corrupt nga pundok ng grupo ni mo. Katanghan ang tinambaluslos ni mo. O president na jud ang nagbulgar sa sex, money and politics in the Philippine Church. Tutiyo ka, Father. So, yung si Wak Ethereal, it is all the views of some members of the church. But you are not focusing on the apostolicity of the church. Patunayan, no? Na hindi galing ang mga... patunayan nyo yung simbahan nyo. Nung natakita kayo sa simbahan, eh. Sa mga personal issues sa ilang members, ilang leaders... Yung leader namin, yung mga obispo, yung mga santo papa, hindi naman yung founder ng simbahan si Kristo po eh. Hindi pa rin. So personal attack at huminim po. Yabang nang walang alam. Rico Surigao tuloy, no. So tanggapin ninyo, dahil wala akong alam. Then may alam ba kayo? No. Go Clint, apostolic connection is true ordination by laying of the hands, not by reading, cleaning the words in the Bible. Even Paul nag-warn kang Timothy to not lay hands and give the authority to those who are sinning. 1 Timothy chapter 5, verse 22, do not hurry to lay hands, not by just reading the Bible, on anyone, ordaining and approving someone for the ministry of an office in the church, or reinstating expelled offenders, and hereby shares the sins of others. Keep yourself free from sin. So laying of hands pala, example, Jesus ordained Peter and other apostles by laying of hand. So these 12 apostles, the authority to ordain disciples, example, Peter, then ordain Ignatius or Clement, etc. Then Clement or Ignatius again can ordain someone. So the hierarchy now is that Jesus, Peter, Clement, Ignatius, then the next generation. Yan apostolic succession. Today, nagbasa lang ng Biblia. May connection na, ha? Are you daydreaming, bro? Kaya ang tinanong ko, sino yung mga nag-ordain until umaabot sa point? Ikaw mismo ang nag-ordain, parang family tree yan. As example from Jesus to Peter. You know, so maganda itong comment ni kapatid ni Go Glenn. Yan ang totoo. Yung connection natin sa mga apostol. Nagbabasa lang ng Biblia and then nag-prove na silang tunay. Pwede ba yun? kaya, ang tinatanong ko, sino yung mag-orden until umaabot ka sa point? You know, pakinig ka, Rian Fentes. Ikaw mismo ang nag-orden para parang may family tree yan. An example from Jesus to Peter to Clement. To next generation, maritrace at maritrace yan. Kung walang proof, fake church yan sinimulan nyo. Nung mga umalis sa one true church na mga antichrist, 1 John chapter 2 verse 19, and they wants to divide the one flock founded by Jesus Christ that came to the Roman chapter 16 verse 17. Sila yung hula na mag-divide. Kaya kasi division is the sign of Satan. Kaya 60,000 plus na, which is the contradicting sa sinabi one flock lang, John chapter 10. Oh, maganda itong comment ni Go Flint. Yan. So with your respect, know the history of the Bible first.
before you make an argument, read the book Misquoting Jesus by Dr. Bart Ehrman. He is a historian, scholar of the Old and New Testaments, Jeremias, Jaime Jr. Pero hindi pa rin ito matanggap. Yun ang patunayan ninyo, yung iglesia ninyo. May apostolic connection. Nanawagan tayo ngayon sa mga ISTA. Meron ba kayong apostolic connection? Baka konektado lang kayo ni Ellen G. White. Hindi yan magsisilbi, mga kapatid. Know the history of your church. Kung walang connection sa mga apostles, labas ka na doon. Kailangan ba yan? Kinakailangan po. Kapag walang authority yung nagtuturo sa'yo, maraming kamalian po yan. Okay? Okay, magpasalamat tayo sa mga nagpadala mga sa diha na ang laay nila, Father, kay dili jud makonek ang ilang founder. Founder ha, dili na magdaghan og yaw-yaw founder as in founder jud. So it is a, so yung unang nagtatag, na apostolic connection ba yan? Yan. Yan ang patunayan ninyo, no? Yan ang challenge ko sa inyong lahat. Wala pang kumakasan na pastor ha. Meron lang tumatanggap si Pastor Rian, pero binago yung topic. Ano ba yan, kuya? No? Di mo, anak mo balhin si Father sa inyong pundok kung mapatunayan mo na ang iyong simbahan ay tunay. Di yun na makakonek apostolic. Wala silang apostol. Siguro si Apostol Kibuloy, no? Na maghimo-himo na po ni sila content creator. Kinsa tong pastor na gimahal niya yung sikta tubagan ninyo si Father, no? So, wala pang pumakasa. Nga nung kang Pedro man jud i-trace ang succession. Di ba dapat kay Kristo? Kaya nga, kumakunik ka ni Pedro, therefore, kunik ka ni Kristo. Ano ba ito si Philbert Ligonas? Oh, si Kristo hingpit ng example, si Pedro masalaypon. Totoo yan. After gani pagbungat ni Kristo sa Matthew 16:18, basahan ang ubos. Totoo yan, nasipyat si Pedro, nagkasala si Pedro. Hindi ko naman sinabi na walang sala si Pedro. Kung ayaw pag Pedro i-connect ang succession, dito dapat ni Kristo. Kaya nga eh, nakonect tayo ni Pedro, dahil kung makonect tayo ni Pedro, dahil siya ang nakatanggap ng susi. Hindi si Marcos. No? Kailangan, kaya hindi makonect ni Pedro. May apostolic connection pa kayo. Yan. Sagutin nyo yan. Wala pang sumasagot, mga kapatid. Birahi, Mr. Daig, para makonvert na ninyo si Father Darwin kay atat ka man, kaayo ba yan? No. So, may nagsisend dito ng mga picture na mga pasaway. No? Patunay yan na hindi sila maka... Ito, Rizaldi Ranada Matawil. No? Hindi mo sinasagot. No, harapin nyo na. Yung hamon natin, musukol na sila pa. So, okay, ani, pamatudaan nga, unsang siktahan, na-restro lang, security change of occasion. Pag sure mo, eh, 10%. So, yung 10% lang ang hina-highlight nila. Kadali raman makonek ni Pedro. Basahon, example na ni mo, ang mga sinuto sa Bible ng Pedro verse, G. Ryan. Hindi lang pagbasa, kundi pagpatunay talaga. Di ba? Ma-duplicate na lang ko o si Darwin Gitiano para maka-open ko sa gate. Kahit duplication wala eh. Hindi naman pina-duplicate ni Kristo ang susi. Ako sa Padre, o makapalangit na ako ang inyong apostolic connection, mabalik ko sa Roman Catholic. So, hindi yan ang issue eh. Yung simbahan niyo may apostolic connection ba? Then, bakit related sa salvation yung apostolic succession. Dahil siya lang binibigyan ng susi eh, si Pedro. Walang iba. Sa karian ng langit. Basahin natin, I will give you unto the keys of the kingdom of heaven. Kaya lang yan. Dahil yung mga apostol, Mateo 16:8-19, si Pedro nakatanggap ng susi sa karian ng langit. Kailangan. Paano mo kapasok sa langit kung walang susi. Si Pedro nakataga, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatever thou shalt loose in earth shall be loosed in heaven. Hindi yan basta-basta.
Hindi lang si Kristo ang katanggap ng susi, pati pa yung mga apostol. Kaya nga, kailangan makunik natin sa apostolic succession. Verily I say unto you, what things whoever ye shall bind on earth, no, shall be bound in heaven. And what things soever ye shall lose in earth, shall be loosed in heaven. Hindi lang si Pedro ang binigyan, pati na ang mga apostol. Bisan tuwaron pa ang mga pastor, wala jud maipakita kung naaba sila connection. So kita ninyo yung mga komento ng mga pastor, patunay yan na hindi sila makapatunay na meron silang apostolic connection. Problema po yan, no? Pero sa atin, sa Katoliko, hindi problema yan. Madali lang natin ma-prove dahil meron tayong historical proof, hindi yung imagination lang, no? Hindi yung mental proof lang, hindi lang doctrinal proof but historical proof. Yan ang bigat ng ating ano, no? So si Pedro Minyo na iugangan, no, Wings Gaboli, hindi yan ang topic eh. Ang topic natin, apostolic connection, no? Anong sabi ng simbahan ni Kristo sa Mateo 16:16? Ang ipahintulot ninyo, ipahintulot, dahil ipahintulot na sa simbahan, wala tayong question. Now, from now on, yung mga Santo Papa, yung mga sumusunod ni Kristo, hindi na magpakasal, no? Klarong-klaro po yan. So, wala pang kumakasal, walang tumatanggap eh. Ang buhaton sa pastor, may simbang sa Laing Tima, oh, nakabantay na, oh, si Mission Sion Sia Anselma. Malinaw. Huwag kayong pumunta sa ibang ano topic. Pasalamat na lang tayo sa mga star senders natin, regular star senders natin, si Yasi Kawai, nagpadala sa atin ng 10 stars, si Matit Vilim, bago po ito, nagpadala sa atin ng 50 stars, si Lonsanta Darunday Boal, happy birthday father, God bless you always, wish ng lula ko na makita ka, she is 98 years old, wow, admitted siya sa ACE. Now, please pray for her for the fast recovery. Praise the Lord na human ang iyang operation yesterday. Successful, pero nitubuhan pa siya para mag-drain ng tubig sa lungs. Mong nagkahanga niya, please pray for her. Father, thank you. Nagpadala sa atin ng 500 stars. Salamat. Luzanta, ipagdasal lang natin si nanay, ano, hindi mo sinusulat yung pangalan ni nanay. Sana matay ko yung pangalan ni nanay. Si Edwin Cornito, nagpadala sa atin ng 10 stars. Maraming salamat po. Si Hermida Cristina, nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Mercy Alvarez, 150 stars. At si Lolita Dacera, 10 stars. Salamat po. At si Chumbu Bangot Abordo, makatawa ko sa mga pastor mag-debate sa 10 years as calling human ilang gigamit ang Bible galing sa Catholic. Oo nga eh. Gawa sila ng sarili ng Biblia. 10 stars. Si Dita Lumakin ba, si Leres, 100 stars. Si Celso Buslon, nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Ibersabal, Bernardo Ibersabal, God bless you always, pass, 10 stars. Si Jumbo Bangot Abordo, God bless Father, 10 stars. Salamat po, mga bago po itong star senders natin. Si Maria Sarmento, lagi po ito, how's your day? So, nagpahinga tayo dahil napagod ako. Pahinga tayo ng isang oras, mga kapatid. 200 stars. Lizelle Malinaw, 10 stars. Si Aisel Ed, 10 stars. Si Remdel Cisano Paobsanon, 30 stars. Si Ria Imoy, 10 stars. Si Lisa Tababa, 50 stars. Si Lizel Malinaw, 10 stars. Si James Jason Senia Bano, 35 stars. At si Norma Lugarta, mga bago po ito, 10 stars. Si AG Tumala Sumagang, 10 stars. Si Abet Kuwas Indino, 10 stars. Si Lisil Malinaw, 10 stars. Si Maya, 10 stars. Si Lisil Malinaw, nagdagdag ng 10 stars, 20 stars, 30 stars na. At meron din nagpadala sa atin si Liz Goko
Kaino Lee 50 stars at nagdagdag ng 10 stars si Liz at si Maricor Monasterio, God bless Father, nagdala ng 10 stars at si Mil Fidakan nagdala ng 10 stars si Adeline Owell Farul 10 stars at si May Lovilia Binondo Caballero 50 stars at si Jai Kawi 10 stars. So, salamat sa mga nagpadala ng mga stars. At si Good Vibes, 35 stars. Si Jocelyn Javel, padala ng 10 stars. At si Ruz Torrejos, 10 stars. At si Ria Imoy, na 50 stars. So, salamat po. And then, labas na mga pastor, na hambugiro. So, garaaw, style tawhana, si Ryan Tagap. So, patunayan niyo talaga. Parang, lilipat ako sa iyo. Yan lang ang condition ko. Kung makapatunay kayo ng inyong iglesia ay may apostolic link, may apostolic connection, may apostolic lineage, surrender ako. Na hindi ako magpataas sa sarili ko at yakapin ko na yung simbahan niyo. Wala sila anak, Father, si Ruel Takunan. So, wala talaga. Religion head knowledge. You cannot make it in this world without God. Can I get an amen? So, hindi din. Maraming daghan pa ka-ekstorya. Dawatan ninyo ang hagit ni Father. No? Dili kay magsibula-ala ang baba. No? The Pope is not the representative of Jesus, but He is Jesus Christ hidden under the veil of flesh. No? The Catholic National July. Hindi yan totoo. He is the representative of the He is the representative of Jesus. He is not Jesus, mga kapatid. Yan ang comment ni Richard Sabtula. Hindi to yan. Gumagawa ka ng kwento. Huwag marites. No? Dapat may basihan na. Dapat sa Katolika, burden of proof. Emphasis on o connection mo. Kay kamu raman ang nag-claim. Yes! No? Totoo yan. Kaya nga, wala kayong claim. Dahil hindi naman kayo lapat mag-claim niya. Kaya nga yan ang challenge ko sa inyo dahil hindi kayo mapagkatunay niyan, Bubong Laurenti. Sagutin mo yun, no? Walang problema. After mapatunayan nyo, ako ang magpatunay. Dalawang topic. Kayo muna and then panghuli patunayan natin. With historical proof, doctrinal proof, biblical proof. And then traditional proof. Ang dami. Patriarchal, patristic proof. Hindi lang biblical. Okay. Kung gusto niyo yung Biblia, hindi man historical ang Biblia. Pwede din. Pwede din. Pads, drama sa Darwin, healing na bulabog ang isa sa babaeng inyong kunsabo. Sino naman? Anong pangalan ng babaeng iyan? Ang si Marquez. No? Nilili daan sa pultahan bago nagpabuang-buang. Nabulabog ni Pastorian. Hindi nga tinanong ni Pastorian yun eh. Dahil tumakbo na siya. Ano classic Pastorian fetish na ito? Nagawa na naman ng kwento. Piki. Dapat, ini-interview niya. No? Dahil madami namang ini-exercise ko sa araw na yon. So, ang nag-react ay 10, bakit wala siyang ini-interview kahit isa? Judgmental lang talagang pastor na yan. No? Ahay. Hindi pa knowledgeable, no, judgmental pa, narrow-minded pa. Pamatud-i usa ang claim si Bubong Laurenti. Oh, dalawa, patunayan namin. Hindi yan, ano, walang challenge yan eh. Sa inyo, big challenge yan. Dahil wala kayong apostolic connection, Bubong Laurenti, Pulyo. Ano bang yung iglesia mo? So, mapatunayan ko yan without difficulty, without any challenge. No? Hindi po yan challenge sa amin eh, dahil kami yung tunay. Pads, Roman, Roma man ang nagpatay kang Pedro. Mga pagan, hindi Roman Church. How did Peter die? Saint Peter is believed to have died as a martyr for his faith. Only his
Death is not described in scripture. Numerous writers of the time shortly thereafter describe his death as having occurred in Rome during the reign of Emperor Nero. Si Emperador Nero nagpatay sa kanya, hindi ang Roman Church. Bulaka yung Darwin, oy. Pagpuyo, Brad, pataka ramang kag. So, patunayan mo, no, it went to Remuro, no. Hindi walang tumatanggap, no, daghang usukol ni mo anak, git gano. Basta Biblia yung basihan. Daily Encyclopedia, Daily Catechism or Google, putol naman. Oh, patunayan natin sa Biblia. Ronnie Magpaya, ikaw ang harap. Patay naman si Pedro, si Jesus Christ ang among koneksyon. Paano ka makonek? Parelo, kadalina. Paano nyo makonek yung sarili nyo? Kung daldal lang kayo ng daldal, pero kami, meron kaming historical proof. Sa Katolika, historical proof, doctrinal, biblical, and traditional. Kayo, wala. Nagbabasa lang kayo ng Biblia at piniklaim ninyo na kayo yan. Ano ba? Hindi yan, ano, hindi yan matibay. So, pasalamat tayo sa mga star senders natin ngayon. Si Arlene Pipito Noval, nagpadala natin ng 13 stars. Si Maricar Hawkins, 100 stars. Si June Bartz, 100 stars. Salamat po. Si Mi Iska Barti Hussain, 99 stars. Si Ria Imoy, nagpadala na ng 50 stars. Si Ruz Torrijos, 10 stars. Si Good Vibes, 35 stars. Mabot na ng 1,919 stars. So, ang daming nood natin ngayon. Mabot na ng 515. Sa gawa, chapter 10, verse 35, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumawa ng katwiran at katanggap-tanggap sa kanya. Wala tayo. Focus tayo. Focus, kriminis, tanawa, jod, ang iyang gikonstruct at tima, bias raman, kay Satanan, Iglesia, ang Romano Katoliko raman, ang nagbuot-buot, apostolic succession. Nagbuot-buot. Si Kristo nga nagtayo sa apostolic succession. Kaya nga, nag-ano siya, tumatawag siya sa mga apostol. Tingnan nyo yung Ephesians chapter 2, verse 20. Kailangan foundation yung mga apostoles, di ba? Bakit hindi na ako importante yung apostolic succession? Anong nangyari sa inyo, mga kapatid? Tingnan nyo, being built upon the foundation of the apostles. Ano ang sabi ni Kristo? Ni Apostol San Pablo? Being built upon the foundation of the apostles. Kaya nga, kailangan natin ang apostolic connection. Because we are built on the foundation of the apostles. Paano yan? Malaki connection, problemang malaki yan. Aha, wala yung masukulan ng topic, Father. Until na, wala talaga. Yaman, mag-ano tayo, maghintay lang tayo, magkagubot in PET. O mga protestante, ani Father, dili sila katubag kay mga piki man nila simbahan, maguwang nagkulapo. Totoo yan. Maguwang lang yung kulapo. Wala, jud kay klaro, ra, kayo. Si Chandri Salamangka, maging walang, ano, walang kabuluhan yung ano mo. Kapag wala kayong apostolic succession, ang nagsamba sa mga ribulto, ang pumunta na sa ribulto, si Ernesto. Apostolic connection, balik tayo sa apostolic connection, kapatid. Dahil tama ba na si Pedro ang nagsalikway o naglimod kang Kristo? Kamu tinuod nga na-connect kay Pedro, pangutahan na lang ni. Gusto na ako nahibaluan, tinuod kung tinuod nga si Pedro, gikikot niya si Kristo. Totoo nagkasala si Pedro. Hindi naman yan issue eh. Ang tanong ko, apostolic connection. Ephesians chapter 2 verse 20, we are built in the foundation of the apostles. Yung simbahan nyo, walang apostoles. Saan yan pina? saan yan kinoconnect ninyo? Saan nyo yan? Ano ba yung foundation ninyo? Saan nyo yan binabase? Kami ay apostolic succession kami. Pamatudin ang pari ay makapasahilo sa lahat. O, pwede. Pwede. Jewel Ruth, kailan? No? Pwede po. Confession of the priest. Patunayan natin yan. Okay? Biblical. Buriton. Si Jesus Rick Afford. No? Buriton kung patunayan nyo. Totoo.
tutuuhin ko, tutunayan, patunayan ko talaga yan. Lilipat talaga ko sa ibang sector kapag mapatunayan ninyo na meron kayo. Hindi yan, hindi yan kasinungalingan. Totoo yan, hindi yan butbot. butbot ka, pisot ka, bayot ka, bakakon ka, mga katulungan. Tingnan nyo, ad hominem, si Lolimer Gagliarte. Bless, God bless you and I'll pray for you. Maujud, sigiram mo panghilabot sa mga Katoliko. So ngayon mga kapatid, din nabasa natin, walang tumatanggap. So maraming salamat, no? Sunod natin live, ating ipatuloy, no? So si Maria Cornopio na padala sa atin ng 100 stars, si Margaret De La Cruz 10 stars, si Lordel Ticong 100 stars, no? Corpus, salamat po, si Arlene Noval 85 stars, si Grisel Valencia 100 stars, si Yuk YeshBC 10 stars, si Yai Kawi 10 stars, si Arlene Noval 13 stars. So salamat po. Tumakabot ng 2,327 po. At salamat din sa mga tumutulong sa mga seminarians natin. 19 seminarians na po ang pinag-aral sa mga supporters natin galing dito sa ating mga subscribers. Maraming salamat din. At salamat din sa tulong ninyo sa evangelization natin, sa sports evangelization dito sa ating live, yung Gcash natin at bank account natin, para yan sa pagpatuloy natin sa evangelization. This coming na August 31 sa pag-uwi natin, bibisita tayo sa isang buong barangay po ang papakainin natin. Mag-ihaw tayo, magkatay tayo ng dalawang baboy, papakainin natin ang buong barangay sa Limucon, Valencia, Bohol po. Salamat po. Sa mga gustong tumulong, pwede kayo magpadala through bank account natin. At ginagastos natin yan para lang sa evangelization at sa ating mga seminaryan. Dahil maraming pumapasok sa seminaryo, walang sumusuporta, ginagamit natin yung ating pangalan to protect and to promote the vocation and evangelization. Hindi natin ginagasto yan sa personal natin, kundi sa evangelization and then sa vocation po. Okay? Sa sunod mga araw, magtayo tayo ng Permanent Office of Healing and Exorcism po. Ipa-approve na pa natin sa ating mahal na obispo yung construction natin. At Fighting Maria at Attacks FD, patuloy lang tayo sa pag-depensa at pag-salaysay sa katotohanan dito sa social media, dito sa Facebook page ko at sa YouTube channel natin. Follow and subscribe po, dahil ako po ay natutuwa na dumami na yung naliwanagan. Ang importante lang sa akin ay hindi tayo mabawasan, maging matatag yung mga kapatid natin, at yung desire ko, yung ambition ko ay pinalawak pa ng Diyos kahit yung ibang sekta ay bumalik na. So pinupush natin, i-recognize lang natin yung mga bumalik sa simbahan, yung maalala natin, no? May nag-comment sa live ni brother Evidensya Biblia. Ating babalikan lang saglit, ha? Maraming salamat sa mga... Bukas pa po yung birthday ko po. Bukas pa po yung birthday ko. Si Carmen Strasser, father ni ay Pinay, gapuyo sa Stuttgart, Germany. Kami balik sa simbahan niya Katoliko tungod kay Gasigi o paminaw ni mo. Salamat sa kaitasan. So meron daw Pinay from Germany, Stuttgart, na bumalik sa simbahan. Nakatutuwa po na balita yan, mga kapatid, no? Salamat sa Diyos. At may nag-comment pa dito, si Fernando Hamora. Bro, nibalik na jud ko sa Catholic bag-o lang ko gikan sa born again. Sigo paminaw between sa among sikta versus Father Darwin na kamata ko. So welcome home. So maraming so yan patunay ay maka-inspire sa atin na lalong magpursige po tayo. Si Marie Mardi Duran nagpadala sa atin ng 1,500 stars. Wow.
Ang laki. 2,000 stars pala ang pinadala niya. Salamat, kapatid na Marie Madin Duran. Salamat po. At si Leo Migrino. Pasalamat din tayo dahil binibilhan natin ng mga handy sound system. Yung pinadala nyo sa GCash at pinadala nyo sa bank account ko, malaking tulong po sa mga Catholic Faith Defender. Evangelization po. It is all about evangelization po. Kahit isang piso po, hindi natin ginastos yan sa sarili. Because malaki yung tulubago na to sa Ginoo ni Ana. Okay? So, ginagamit natin yan sa evangelization and promotion of vocation po. At nagtagtag naman si Sister Marie Marti Duran ng 500 stars. At si Amina Elga, 50 stars. So, ang pinadala ni Sister Marie is 2,500 or 3,000. Yan, 3,500 ang pinadala ni Sister Mary Marti Duran. Salamat po. Umaabot po ng 5,487 stars yung pinadala po ninyo. At salamat din sa inyong walang humpay. Ang dami nagko-comment sa live natin. Hindi ko na mababasa, mga kapatid, ha. Pasensya na po kayo. At kindly follow and subscribe po ang ating YouTube channel dahil yung Facebook page lang natin ang lumaki yung mga subscribers. Sana i-ano din ninyo yung YouTube channel natin, i-subscribe din, i-promote din natin. Okay? Fighting Maria at attack safety with a humble heart. God bless.